Guys, ngayon pag-usapan natin ang isang trending topic na kung saan galit, gigil na gigil ang mga netizen, including guys, nung napanood ko yung video, sobrang nakakagigil. Habang pinapanood ko siya, ang dami kong nasasabing, even my friends, kasi marami kami nanonood guys, with my friends, so sobrang, lahat talaga sila, lahat galit na galit, so sobrang intense talaga yung nangyayari. So ngayon guys, sa updated na nakita ko sa part 1 ng video is, umabot na siya ng 323,000 dislikes, so sobrang, ano talaga, sobrang nakakalungkot. Alam naman natin na talagang hinahanga natin si Rafi Tulfo dahil sobrang dami niyang natulungan guys. Pero this time, sobrang nakakaawa naman yung teacher. Nakita natin yung pangyayari kung gaano pinaghirapan ng teacher na makuha yung lisensya, kung anong paghihirap niya, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Tapos ganun lang tatanggalan ng lisensya. So ano nangyari guys, wala nang nagawa lang yung teacher kasi ang dalawa lang option na binigay. Pwede kang matanggal sa trabaho o tatanggalin ka ng lisensya. Siyempre, ang pinili ng teacher is matanggalan na sa lisensya. Siyempre, at least may trabaho pa rin siya. Pero guys, sobrang nakakaawa habang pinapanood ko siya. Sobrang tago sa puso guys kasi hindi basta-basta yung pagiging teacher. Eh. Sobrang daming sinacrifice yung pagtuturo. Tapos ganun lang guys, pinalabas lang yung estudyante kasi may kasalanan. Sobrang ano na yun guys, sobrang acceptable na yun guys kasi nung sa panahon namin, so kung dumaan sa 80s sa 90s, sobrang ano pa, pag pinalabas ka ng teacher, minsan nakatayo ka lang yun guys, nakatayo ka, minsan naka-squat pa, minsan may negro pa sa kamay mo. So sobrang mas matindi pa yung pinagdadaanan namin. Ito nga, pinalabas, nakaupo pa guys, meron pang sarili upuan, tapos napahiya daw. Sa nakikita ko guys, wala talagang kasalanan ng teacher dito, ginagawa na niya yung trabaho niya. Sobrang disappointed ako, sobrang disappointed yung netizen natin dahil sa naging ako dito. So sobrang nakakaawa naman si teacher. Mga bata guys, huwag tayong sumbong ng sumbong kung lalo na kung kasalanan naman natin at wala naman ginawang masama yung teacher natin. So maging ano tayo guys, masunurin, sundin natin kung ano sinasabi ng teacher. Para wala tayong gulo guys kasi ang teacher natin is pangalawang magulang niya at ginagabayan tayo na. So magpasalamat tayo sa mga teacher natin. Kung ano man ang naging ugali ng mga bata, hindi po kasalanan ng teacher, hindi po natin isisi sa teacher. Dahil unang-una, kasama ng pamilya ang mga bata. So dapat ang pamilya, sila dapat ang nagtuturo ng maganda, ng mabuting asal sa mga bata. So huwag ganun guys. Sana mabigyan ng maayos na atulot ang teacher dahil sobrang nakakaawa, sobrang hindi niya deserve ang ganitong treatment kasi ilang taon na si nanay, ilang taon na si teacher, 55 years old, so sobrang dami na pinagdadaanan guys. Para mabigyan ng justisya ang ginawa sa kanya, sa tatay, sa lola, at sa mga mahiya naman kayo sa ginawa ninyo. Nakakaawa yung teacher, wala kayong awa sa ginawa. Sobrang simple na ng binigay niyang punishment para dito sa anak ninyo. Sa teacher po, lumaban po kayo dahil karapatan nyo to. At sana bigyang boses talaga yung mga tao, yung sinasabi ng mga tao. Dahil mali-mali po talaga ang ginawa dito. Sa programa po, sana huwag tayong padalos-dalos, dapat mag-imbestiga tayo sa dalawang panig para masigurado natin tama yung desisyon na gagawin natin. Kasi maraming tao nadadamay, sobrang nakakaawa. Teacher naman, sana pagkatapos nito ay maging normal pa rin yung pamumuhay niya. Sana hindi na siya magambala or maladunan niya po naman yung nangyari. Hindi ko ma-imagine kung nangyari ko sa pamilya ko, sa parents ko. Sobrang na-stress po. Pero yun guys, ang pinakayo ko talaga guys is yung napagbintangan ka ng mga bagay-bagay na hindi mo naman talaga ginawa. Sobrang ano, pag wala kang alam sa batas guys, sobrang ano yun. Sobrang nakakagawa na nakakawalan ka na hindi mo alam kung anong mangyari. Kasi nangyari sa akin before na napagbintangan sa akin ganyan. So, okay lang sana kung ginawa mo, pero hindi mo ginawa, talagang yung nakakagigil. So sana guys, ma-stop na to, sana hindi na mauli to, sana wala nang makaranas ng ganito guys. Sa teacher po, laban lang po tayo dahil sa inyo po ang suporta natin. So maraming salamat guys. Sana i-praying po talaga para sa teacher. Alam po guys, iba-iba tayo ng paniniwala, pero this is my challenge, this is my opinion para dito sa trending topic na to. So sana guys, maunawaan po talaga nila kung ano yung ginawa nila sa teacher. Sobrang, hindi ko talaga ma-imagine to. So yun lang muna guys, para dito sa topic.